Good evening po, sir. Yes po, ano po yun, ma'am? Sir, magtatanong lang po sana ako kasi bumiyahe po kami from Pampanga po, Tuubando po sana. Kaso po, hinarang po kami dito sa may Pulo Plaza po. Wala daw po kaming supervision permit po. E, pipikapin lang po namin si Papa ko sa Obando po. Tapos ngayon po, kinuha po yung lisensya, yung susi po, ini-impound po yung trek po. Bakit daw po yung impound? Kasi daw po, wala daw po kaming ano, supervision permit daw po sa Valenzuela, eh, dadaan lang naman po kami. Supervision permit? Opo, yung nilagay po nila sa may ano, set po, no supervision permit. Ano po, in-impound na po ba yung motor po? Kasi po ano, sabi daw po sa amin, kung hindi daw po namin, saan daw po kami magmati kasi bigay na daw po namin yung ano, yung susi. Kinuha po nila yung lisensya, tapos sinikitan po, pati po yung susi. Ngayon, nandito po kami kasi, hinihingan po kami ng authorization. Dahil sa ate ko po nakapangalan, eh kapatid ko naman po yun. Nahirapan nga po kami pag-printan kasi andito po kami nag-aantay. Kasi nga po, kailangan po namin maibalik sa Pampanga to si Papa ko. Kasi po, magpapasaya ka po kami bukas. Magtatrabaho din po kami. Kasi ang sabi nila po sa amin na kailangan daw po namin magkaroon ng Valenzuela permit para po kung dadaan po kami dito, yun daw po yung hinahanap nila. Kailangan daw po meron kami noon. Apo, wait lang po mga salita po. Sige po. Dahil kailangan daw po yun pagdadaan po. Opo, kahit sabi ko nga po, paano po yun? Hindi po kami taga Valenzuela kasi dadaan lang po kami. Kahit hindi na daw po kami taga Valenzuela, please kailangan pa din daw po namin ng Valenzuela permit. Yun po yung sabi ng enforcer. Ma'am, saglit lang po, huwag niyo nang papatayin po. Ah, sige po. Okay po. Iko ka na ko po ay kay Congressman Basito po. Sige po. Hello, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Kakausapin po ay ma'am ni Congressman Busito po. Hello po. Hello, kapatid. Ano bang nangyari? Ano po, bali galing po kami ng Pampanga, tapos pupunta po kami ng Obando para sunduin po si Papa ko. Tapos ngayon po, nang paliko na po kami sa May Pulo Plaza, pinahinto po kami ng enforcer. Sinikitan po kami ng no supervision permit po. Tapos kinuha po yung lisensya. Saka po yung susi ng trike. Sino ang driver ng tricycle? Yung asawa ko po. Nandiyan ba siya? Opo. Kausapin ko. Hello sir, good evening. Kapalit, good evening. Yun bang tricycle mo may rehistro? Meron sir. Hindi expired? Hindi po sir. Nakalagay ba sa rehistro na mayroon siyang sidecar? Yes, sir. May lisensya ka? Meron, sir. Hindi expired? Yes, sir. Yung bang kategory ng tricycle, private o pampasahero? Private, sir. Taga saan kayo? Pampanga, sir. Angeles po. Papunta kayo saan? Obando po. Dumaan po kami dito sa Pulo Plaza ng Valenzuela. Anong sabi ng yes, enforcer? Sir. Ang mali daw po namin, wala daw po kami nga supervision permit na pwedeng makapasok yung motor namin dito sa Valenzuela. Kung ikaw ay taga Angeles City, ibang, Pampanga, yes, gusto nila, humingi ka muna ng permit sa kanila. Yes, sir. Para po makadaan dito sa lugar na to. Sinumpis ka ang lisensya mo, tapos in-impound ang tricycle? Yes, sir. Sino ang kasama mo, misis mo? Misis ko, sir. Tsaka po yung tatay po ng ano ko, asawa ko. Check up po sana siya bukas, kaya po sinundo namin dito. Siya lang po mag-isa dito, sir eh. Saan siya magpapa-check up dapat? Angeles po. Ah, kaya ninyo sinundo? Oo po, sir. Papalikan na dapat ng Pampanga? Yes, sir. Ganun po sana ang balak namin, sir. O sige, ganito. Pumunta ka doon sa opisina nila at papadalang kita ng pantubos. Opo, sir. Huwag ka nang makiusap kasi marami nang nakadanas nung katulad mo. Ang problema, hindi sila nagbibigay ng consideration. Opo, sir. Yan, pera lang. Pagka nagbayad ka, okay na. Opo, sir. Ano bang hanap po kayo? Ano lang po, sir. Production operator lang po. O sige, puntahan mo na at gusto kong malaman magkano ang babayaran natin.
Opo, andito na po siya. Papunta na po kami siya. Oh, sige, kakausapin ko. Opo, salamat po. Pwede daw po ano? Meron daw po ito may pag-usap. Hello, sir. Pakisuyo, kapatid. Tingnan mo yung ticket niya. No supervision na. Wala ko siyang permit. Ano? Wala siyang permit sa Valenzuela City? Ah. Kapatid, ilang taon na ninyo ipinapatupad yan? Ay, ano na po ito? Taon na rin po ito. Ibig sabihin, marami na kayong nahuli na tricycle. Aha. Tanungin kita nga, kapatid. Halimbawa, katulad yan, galing sa Angeles City, Pampanga, at susunduin yung kanilang pasyente sa Obando, Bulacan, napadaan lang dyan sa inyong lugar. Kung ikaw ay nasa posisyon niya, anong gagawin mo dapat para hindi siya mahuli? Ay, kailangan makipag-coordinate po siya dito sa Valenzuela City Transport Office. Halimbawa lang, alam niya yung binabanggit mo. Sabado ngayon? Sabado. Bukas hindi pa ngayong pa, oras kasi na ito? Hindi pa, wala akong opisina. Monday to Friday po yun. Kaawa-awa pala ang ating mga kababayan na dadaan sa Valenzuela City. Katulad yan, sumundo ng tatay ng misis niya dahil may sakit, ipapagamot sa Angeles City, Pampanga. Wala naman silang kakayahan kukuha ng permit ng mula Lunes hanggang Biyernes. Ibig ko sabihin, di ba Sabado Linggo, walang opisina yung binabanggit mong transport office ng Valenzuela? May opisina? Ay, wala ho. Wala ho. O, di ka maawa ang mga kapatid nating motorista, yung mga naka-tricycle. Magkano ang babayaran ng tricycle driver? 2,100 do. 2,100? Hmm. O, paano siya hingi ng permit doon sa opisina ninyo sa transport? Ay, Sabado ngayon. Hindi, ang talaga naman nating ang regular natin Monday to Friday ang transaksyon . Malabo 'yang sinasabi mo sa maliit na manggagawa, yung Lunes hanggang Biyernes ay para sa kanila ang pagliban sa isang araw ay napakalaking halaga. Kaya yung sinasabi mong biruin mo taga Angeles City Pampanga, pupunta diyan hihingi lang ng permit. Tapos babalik uli ng Pampanga, tapos susundo ng Sabado sa tatay ng misis niya. Ayun ay talagang malaking pahirap sa mga maliit na manggagawa. Mm-hmm. Di bale, papadala ako ng pera. Ah, sige sir. Patingin yung papeles niyo. Ay, bet. Tawag ka uli. Sige po sir, thank you po. Sige po. Ah, sige. Okay. Sir? Hello. Hello po. Magkano hawak mong pera dyan? Ano po to, sir? Magkano pera mo? Game? Magkano pera mo? 700 na lang na-terify. Hello po, sir. Nasa 700 pa daw po yung pera dito, sir. May Gcash ka ba? May Gcash ka rin. Meron. Meron po, sir. Hello po. Yung telephone number ko, yun po yung sa Gcash ko po. Banban. Apa. Sabi mo kay padala ng 2,000. Okay po, sige po. Sige, bye-bye. Okay po. Hello, ma'am. Hello po. Hello, kausapin ko. Sir, ano daw po? Yung sabi po dun sa asawa ko po, kailangan daw pong magbayad ng 2,100. Kausapin ko yung mister mo. Ang wait lang po, sa loob po ng office. Hello po? Kapatid, yung bang tricycle na dala mo kanino? Sa kapatid po nung asawa ko, sir. Oh, kausapin ko yung OIC dyan, yung in-charge. Sir, ako sa ating boys. Hello, sir. Anong kailangan yan? Yung authorization letter na isend daw doon sa messenger, naka-print na. Okay na.
na-assist ko na yung papeles niya, okay na. Pinotocopy ko na lahat yung kailangan namin. O, sige. Magkano babayaran yan? Bali, yung sinabi ko kanina, 2001. 2,000. Bakit may 100 pa? Para saan yon? Yung sa impounding ho yun eh. Private lot ba yan, yung impounding area o sa government? Sa gobyerno ho. Sa ano ng Balinsuela. Ibig sabihin, basta na impound, 100 pesos? Ay, oo. Ano yan, 100 pesos per day? Oo. Ibig sabihin, kung tatlong araw niya hindi natubos yan, bayad siya 300. Oo. Ano yan, kapatid? Malaki o maliit? 100 pesos per day? Oo. Eh, hanggang 10 o'clock lang ako. Wala na akong kapalit na magre-resibo pa dito. Kasi sa totoo po, 8 to 4:30 cut-off po talaga ang kaero. Anong oras na sa iyo, kapatid? 9:40. Kawawa naman sila. Pakihintay mo. Magpapadala ako ng pera, ha? Yes, sir. Thank you po. Okay. Hello, ma'am? Opo. Sir, na-receive ko na po. May kakasout na lang po namin. Settle na po namin. Na-receive niyo na po, ma'am. Bali, ano, ma'am? 2-5 po. Ano po? 2,000 po. Bali, meron pa pong isa po, ma'am. May meron pa po. Wait lang po. Check po. Okay, check na lang po. Opo. Nandito na po yung 500. Pa. Ma'am, wait lang po. Huwag naman napapatayin po. Oh, sige po. Okay po, ma'am. Hello, sir? Hello, sir? Hello, kapatid. Natanggap ninyo yung 2,500? Opo sir, salamat po, maraming salamat po sir. Sir na po sa abala kung may maliman po kami sir, aral na lang po sa amin yan sir. Wala kayong kasalanan dyan. Hindi makatao yung ipinapatupad nila. Salamat po ulit. Okay, sige, bye-bye. Hello po. Kakausapin po ulit kayo si Congress Ambosita po. Sige po. Hello po. Parang na lang din sa loob. Okay na po. Maraming salamat po, Congressman. Yung biyahe ninyo, malayo pa. Pag inaantok, Mr. Mom, tumigil kayo sa gasolinahan at matutok ano po, muna. Hindi po. Uwi muna po kami niyan sa bahay po namin sa bando po. Madaling araw na po kami babuhay. Pagod na din po eh. Kung madaling araw kayo aalis, kompleto ba ng ilaw yung tricycle? Opo. Okay naman po. Oo, madaling araw, madalas dyan may aksidente. Kaya sabihan mo sa mister mo, huwag masyado magpatakbo ng mabilis, ha? Opo, opo. O sige, mag-ingat kayo. Salamat po, God bless po. Okay, bye-bye.